Paano ba natin malalaman kung kailangan ng palitan yung center spring na gamit natin? Sa shop manual ng Honda ADV160, makikita natin dito yung face spring free length, 138.4. Ibig sabihin nun is yung haba ng center spring natin kapag hindi nakakabit. Sukatin natin siya ng caliper dulo-dulo. So ito, nasa 139 pa to. Nasa 139 siya. Ngayon, syempre, yung mga center spring, pag ginagamit nyo yan ng matagal na, syempre, nagana yan. Mixy na ganun, parang nakocompress na siya. Yung free length niya, parang lumalambot, katagalan, kasi laging ginagamit eh. Makikita rin natin dito sa shop manual yung limit niya. Yan, 135.6. So, almost 3 mm yung limit. Ibig sabihin nun, kapag halimbawa sinukat nyo siya, tapos yung 138 is naging below 135, yan, ganyan. Pag umiksi na siya ng ganyang kaiksi, yan hanggang dito, dyan yung madi-determine kung kailangan nyo ng palitan yung center spring. Last pag nakasi yung pagkaganon, syempre iiksi yan, pagka gamit na. Tapos maramdaman nyo din naman yan habang ginagamit nyo, lalo kung may angkas kayo palagi. Parang humihina na yung hatak ng motor. So ito applicable lang to sa stock center spring. At yung stock center spring na ADV. Ito kasi mga aftermarket na center spring, iba yung material na ginamit dyan compared dito sa stock. Ngayon, kung halimbawa aftermarket na center spring yung gamit nyo, ang masasuggest ko na lang is pakiramdaman nyo kapag humihina na yung hatak nya, tapos may napapansin kayo na RPM drop. Usually kasi mga gumagamit nito, mga naka CVT set, mga high RPM setup. Kaya mas mararamdaman nyo yan kung lumalata na talaga.